Muling iginiit ng mga magtutubo sa Negros Occidental na sugar capital ng bansa na walang shortage sa supply ng asukal. Pagigiit ng isang grupo, kasalanan ng mga mapagsamantalang traders ang artificial shortage ng asukal. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Matapos ang halos isang taong paghihintay, nagsimula ng mag-ani ang magtutubong si Mang Jesse rito sa Negros Occidental. Aabot sa 90 tonelada ng tubo ang nakukuha niya sa isang ektaryang lupain. Singdami lang yan noong nakaraang taon. Kahit patripli ang itinaas ng presyo ng pataba, wala raw silang palya sa pagtatanim. Kaya sa issue ng shortage sa asukal sa bansa, hindi kumbinsido si Mang Jesse. Masama rin ang loob ng ibang magsasaka sa probinsya sa sumisipang presyo ng asukal sa merkado. Hindi naman daw kasi sila ang nakikinabang sa mahal na presyo. Kung sa supply lang, daming asukal dito. Nagmahal lang kasi ngayon ang asukal dahil sabi daw nila, kulang. Ba't nagkulang? Hindi na. Yung maliliit, hindi naman natatago. Ito na kang asukal eh. Ikawawa rin yung maliliit. Yung may kapital, tumatawa lang yan. Kasi mayroon naman sila pira eh. Hindi. Bakit naisipan nila yung kalagayan na mababa? Hindi. Inikot naman ng News 5 ang mga palengke sa Negros at pati rito, sobrang mahal ng asukal. Ang puting asukal, 95 pesos na ang per kilo. Halos doble yan ng dating presyo na 50 pesos. 60 pesos naman ang presyuhan sa brown sugar na dating 45 to 50 pesos. Haba ang washed sugar, 75 pesos na mula 50 pesos. Gaya ng mga magtutubo, muling iginiit ng United Sugar Producers Federation na artipisyal lang ang shortage sa supply ng asukal. Sinasamantala lang daw ng ilang trader ang sitwasyon at iniipit ang supply para tumaas ang presyo. Sobra-sobra na ang ginagawa ng mga traders. Sila na ang kumakana lahat. Eh. They buy the local sugar very cheap, 45 pesos, and they're selling it at 100, 110. That's unfair. That is not right. Gustuhin man daw nilang wag dumaan sa mga trader, mahihirapan silang magbenta ng asukal sa merkado. But if you're a big planter, or not even big, but even a small one, no? You know the hassle of withdrawing the sugar from the mill, going to the market, you sit down there the whole day, and don't make pautang because baka hindi kayo babayarin. Sapat pa rin anila ang supply sa ngayon, lalo na para sa mga mamimili. Mas pinaaga na rin nila ang anihan at milling season sa Negros. Kaya imbis na sa Setyembre, nagsisimula na sila ngayong buwan. Limang sugar refineries na dito sa probinsya ang nagsimula ng kanilang operasyon. Kaya naman, maya't maya na ang dating ng mga truck na puno ng mga tubo. 60% ng sugar output dito sa bansa nagmumula dito sa Negros Occidental. Kaya naman, itinuturing ito na top sugar producing province. Dagdag naman ang Sugar Federation, posibleng bumahan ang supply sa merkado sa mga susunod na buwan. We are stepping up to the plate to bring down very high retail prices. In less than a month or a month and a half, you will have a lot of sugar in the market. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5.